Magandang gabi po. Welcome po sa ating daily devotion, ang prayer and fasting devotion. Tayo po ay nasa ikalabing dalawang yugto ng ating devotion na may temang pagpapaging handa sa pagbabalik ng hari at sa pag-uwi ng mga hinirang. Tayo po muna po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Oh Jesus, we thank you, Lord. We praise you. We worship you, O God. Maraming maraming salamat sa iyo, Panginoon, na sa kabila ng kami ay abala. Pero salamat, Panginoon, meron kami pagkakataon na maihayag ang mabuting balita mo. Salamat sa pagpapagamit mo, sa paggamit mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na sa gabi-gabi naming devotion, Lord, tunay nga ang kabutihan mo, Lord, ay hindi nawawala sa mga anak mo. Dalangin ko po sa pagkakataon ito. Patuloy mo pong pagpalain ng gabing ito, Lord, sa iyong mga salita. Okay, patuloy kaming mapaalalahanan, patuloy kaming mahihanda, Panginoon, para sa iyong muling pagbalik, O God. Pagpalain mo po ang bawat nakikinig, manonood ng devotion na ito, Panginoon, at naway patuloy na tumimo sa aming mga puso ang lahat ng mga salita mo, at ikaw po ang maitaas, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Patuloy mong ihayag sa atin ang iyong katungyarihan, Panginoon, na iyong amang lingkod. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa tangi at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Ang nais ko pong i-share sa inyo ay ang pagsunod sa salita ng Diyos bago dumating ang hari. Sabi po sa, basahin po natin ang awit o Psalm 1, chapter 1, verse 6. Sabi dito, mapalad o pinagpala ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2 po, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Amen. Sa verse 4 po, hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng iba, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng patuhong, parusa niya'y nakalaan. Siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Na taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Amen. Alam niyo po, nung tayo hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ito pong verse na to ay hinalintulad ko po sa atin. Tulad po ng isang ipa. Ang ipa po, di ba, ay magaang. Ito po yung balat ng bigas. Ito'y natatangay ng hangin. Hipan mo nga lang ito ay natatangay na. Ganun po tayo bilang wala pa sa Panginoon. Madali tayong matangay ng sanlibutan, takbo ng sanlibutan. Yung nagsisinungaling, nakikisama, nakikiayon tayo sa takbo ng masasama. Minsan nga, umuoo pa tayo. Oo, kahit mali. Pero, at basta ang lahat ng kasamaan, no, manging sa pagsisinungaling, naniniwala ako dumaan tayo sa ganito nung tayo hindi pa mananampalataya. Pero, sabi sa verse 5, sa araw ng paghuhukom, parusan nila, niya'y nakalaan, siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Nakakatakot po kung iisipin natin ito nung tayo hindi pa mananampalataya. Pero dahil sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos, nung tayo magsuko ng buhay sa Panginoon, tayo ngayon ay bago ng dalang. Ito po sa verse 1. Sabi po, mapala o pinagpala ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa verse 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, tatagumpay. Ito na po tayo, hinalimbawa ko rin ito
na ng buhay sa Panginoon at binago na ng Diyos ang buhay natin dahil tayo sumunod sa Diyos, sumunod sa salita ng Diyos na na ano man ang gawin natin, kung tayo susunod sa Kanya, pagpapala niya tayo. Kaya ito po yung pagpapala. Ito yung blessedness of Christ sa ating mga mananampalataya ng tayo, yung magtubo ng buhay sa Kanya. Sabi po eh, mapala tayo kasi hindi na tayo nakikiayon sa takbo ng buhay. Ang salipot ng ito, bagamat tayo nandito, alam natin na ang masama at mabuti. Hindi katulad dati na alam nating masama pero nakikisama pa rin tayo. Pero ngayon, dahil sa pagpapala, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ay binago niya tayo. Sabi sa hindi na tayo nakikisangkot sa mga gawaing masama. Ang sabi sa verse 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Ngayon po tayo ay sumusunod na sa salita ng Diyos. Binabasa natin ito at patuloy na sinusunod natin ito sa araw-araw natin buhay. Sabi sa verse 3, patuloy niya'y punong kawis sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga. Tayo kasi ay lagi nang nakaunay sa Diyos. Sa ating mga prayer, sa ating mga gagawin, lagi na kung tayo makakilala sa Diyos, laging ang Diyos na ang inuuna nating takbuhan, inuuna nating sabihan ng mga problema natin, di katulad dati, nalalaman pa ng ibang tao yung mga gagawin natin, kung problemahin natin, pero dahil tayo yung naka-upong tayo sa Diyos, parang nasa isang batisan, dahil ang batis ay may tubig, laging nandun, laging ang dahon ay sariwa. Ganito po tayo, inalintulad ng Diyos, tayo yon na hindi na tayo na ano man ang gawin natin, may katagumpaya. Kasi inuuna natin lapitan ng Diyos, inuuna natin hinga ng tulong. Ganun po tayong mga mananampalataya. Kaya ano man ang gawin natin, tayo ay nagtatagumpay. Amen. Sabi nga po sa Joshua Oswe 1:8, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasadoon. Sa ganon, magiging masagana at pagtagumpay ang iyong pamumuhay. Tayo po ay lagi na nakatuon sa salita ng Diyos. Kaya anuman ang gawin natin, matagumpay po tayo. Amen. Sabi po sa dito sa aking mga pinag-aralan, sabi, bakit importante na sundin natin ang salita ng Diyos? Una po, pag tayo po'y sumusunod sa salita ng Diyos, ay pinapakita natin sa ating Panginoon ang pananampalataya at pagtitiwala natin sa Diyos. Pag sinusunod natin ang salita ng Diyos, kasi ano man ang makita natin sa salita ng Diyos, ito po'y ating sinusunod para po isang, di ba, kapag tayo po, alimbawa po yung ating magulang, yung ating pong tatay, pag meron tayong hinihingi, dahil nagtitiwala tayo na ito'y ibibigay niya. Ay, tuwantuwa po yung ating tatay. Tuwantuwa din tayo at yung tatay natin, magtutuwa sa atin kasi sa kanya tayo nagtitiwala. Hindi po dahil hindi po tayo nagtitiwala sa ibang tao. Kasiyahan po ng isang magulang yun. Yung ating hinihiling ay at yung pagtitiwala natin, yung pagsasabi natin ng mga problema natin, nagtitiwala tayo sa magulang natin. Ganyan din po ang Panginoon pag tayo yung nagtitiwala sa Kanya. Naipapakita po natin yung pananampalataya po natin. Amen. Sa number 2 po, pag sumusunod tayo sa salita ng Diyos, ang salita po ng Diyos, ito po ay susi sa ating pagtatagumpay. Ano man ang gawin natin, yung po, halimbawa po, kung meron tayong mga problema, na-overcome po natin ang mga problema natin o struggle natin. Yung binibigyan tayo ng lakas ng Diyos,
dito po yung susi, yung para magkaroon tayo ng katagumpayan dahil sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Nagbibigay kalakasan sa atin ang salita ng Diyos. Pag nagbasa tayo, minsan may mababasa ka, nagbibigay kalakasan sa loob mo, ng pag-asa, ng minsan nga maiyak, minsan naiiyak ako, ganun pala. Nangungusap po ang Diyos, lalo na po pag nasa struggle tayo, nangungusap ang Diyos pag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos. At pag sinusunod po natin yun, may binibigay po sa atin ng Diyos na minsan ang mga pagsubok na, pero na-overcome po natin yun dahil sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Amen. Sabi nga sa binasa ko po, sa ang katagumpayan daw ay special gift mula sa Diyos. Kaya kung na-imps po natin bigyan tayo ng Diyos ng special gift, sumunod po tayo sa salita ng Diyos. Amen. Pangatlo po, pag sumusunod tayo sa salita ng Diyos, ito po ay laging nagdadala ng blessing o pagpapala. Pinadadaloy po ng Diyos ang blessing at pinapakita niya ang kasiguruhan ng kanyang mga pangako sa atin kapag tayo ay sumusunod sa kanyang mga salita. Binubuksan po ng Diyos o ina-unlock ng Diyos yung daloy ng pagpapala sa ating buhay kapag tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos. Yung mga nakasarang dapat ay binubuhos ng Diyos yung mga blessing, ina-unlock niya, may binubuksan niya dahil tayo sumusunod sa Kanya. Kaya patuloy po tayo sumunod sa salita ng Diyos dahil marami pong pagpapala pag tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos dahil sa ganitong panahon po ay kailangan natin na nakaugnay lagi sa Panginoon Jesus. Amen. Pang-apat po, ang salita ng Diyos ay ilaw o liwanag, sa ating buhay. Sabi po sa Awit 100, sa Psalm 119 verse 105. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan liwanag na tumatanglaw. Amen. Kung tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos, may kaliwanagan po ang buhay natin. Kahit na po may mga pagsubok tayo minsan. Ito po ay isang patotoo po. Nung nasa hospital po yung hospital na po yung aking asawa. Ang mula po siya na hospital, halos isang buwan po kami sa hospital. May dala akong Bible pero hindi ko na babasa. Kasi hindi ako makapagbasa dahil yung aking laging nasa kanya, inaasikaso ko siya, kahit na matutulog ka na lang, hindi ko mahawakan yung Bible. Nagpapatugtog lang ako ng worship song, yung favorite niya, pinapatugtog ko yung How Great Thou Art, favorite niya, lagi ko yung pinapatugtog, lalo na sa pag-umaga. Nung bagamat may dala akong Bible, hindi ko nababasa hanggang sa tumagal, hanggang siya'y nailibing na. Minsan po, nawalan na po talaga ako ng parang nawalan ako ng gana, ganon. Tapos nararamdaman ko na po hanggang sa first 4 months ng pagkawala ng asawa ko, 4 months, 5 months, nararamdaman ko po yung sarili ko na parang bumibigay ako. Yung bang wala akong gana, kahit kumain, wala akong gana. Siyempre, na-miss ko yung presence niya. At yung kanyang pagkawala ay talagang dinamdam ko. Nararamdaman ko na yung sarili ko na bumibigay na ako, kung ano-ano naiisip ko, kung ano-ano naiisip kong gawin. Hindi ko na iniisip ni yung inintindi kahit yung pagpapagawa nitong bahay namin, pinaubaya ko lahat kiday, wala akong basta nakatahin lang ako doon ako sa kapatid ko. Nararamdaman ko na po nung umuwi ako dito, iba na po yung naiisip ko, pero
Alam niyo po, pag tayo'y nakaugnay sa Panginoon, salamat po dahil unti-unti nung ako po'y bagamat ito po'y napatotoo ko na po at na intestine ko na ihayam ko na rin po nung ako'y first na mag-share ng word, eh ramdam ko po talaga yung pagkawala ng asawa ko. Alam niyo po, nangusap po sa akin ng banal na espiritu, may anak ako, may anak ka, ikaw dapat ang malakas, ganun ang salita, ikaw dapat ang malakas, hindi ikaw yung mahina. Nag-anaga po unti-unti, nagbasa ako ng salita ng Diyos. Sabi niya, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan ni pababayaan. Naalala ko yung Matthew 6:23, yung kasi siyempre mag-iisip din ako sa future namin na masdan mo mga ibon sa kaparangan. Hindi nga yan nagtatrabaho pero pinapakain ng Diyos. Hindi nga yan nag doon yung pumapasok sa isip ko. Kaya nagbasa ako ng salita ng Diyos na numbalik ako. Alam niyo po, unti-unti babalik po sa pagliliwanag ng isipan ko. Naalala ko yung anak ko, may anak ako, at saka malakas pa naman ako. Kaya unti-unti po mo yung nagliwanag ang isipan ko. Kaya ang mga salita ng Diyos ay liwanag, ang law po sa atin yan. Tayo po yung ginagawa ng Diyos na liwanag sa sanlibutan, lalo na po sa mga kapaligiran natin. Tayo po yung liwanag ng Diyos sa pamamagitan po natin. Na nakikita, na dapat makita ng sanlibutan, dapat makita ng mga kasama mo sa bahay, kasama mo sa kapaligiran, na ikaw ay nagliliwanag sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Kaya salamat po sa Diyos dahil nagliwanag po yung isip ko noon. At talaga pong sinabi ko sa sarili ko, patawarin mo ako, Panginoon. Pero alam po, kalooban ko na to dahil pag pinagtugma-tugma ko yung mga pangyayari, sabi nga ni Dale, mga kalooban na ng Diyos to para kay Papa. Kaya tinanggap ko po na siya talagang wala na. Kaya salamat po sa Diyos. Sabi nga, kapag tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos, sa Diyos tayo sumusunod kasi ang salita ay Diyos. Amen. Sabi po sa John 1, chapter 1, verse 3, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Amen. Kaya kapag tayo ay sumusunod sa mga salita ng Diyos, patuloy tayong pagpapalain. Sabi ko sa verse 2, sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Amen. Kaya atin pong basahin at sundin at o sumunod tayo sa salita ng Diyos, sapagkat pag ating susundin ang salita ng Diyos, nandito ang ating pag-asa, kagalakan, kalakasan, kaliwanagan ng ating pag-iisip. Lahat dito natin makikita at patuloy na mangungusap ang Diyos. Nangungusap po ang Diyos habang tayo nagbabasa. May karunungan tayo dito habang binabasa mo to. Dumadami yung karunungan mo. Ang ating isipan ay naliliwanagan. At doon po muli nagsisimula ang kaayusan at katagumpayan ng ating buhay. Kaya nang sa gayon, tayo ay magiging handa sa pagbabalik ng hari. Amen. Salamat po. Yun lang po, bagamat maigse, pero nawa, ito po ay maging paalaala na sumunod po tayo sa salita ng Diyos. Ito po ay salita ng Diyos ay pinapaging handa tayo para sa kanya pong muling pagbabalik. Marami pong promises ang Diyos sa atin. Kung di po ako nagkakamali, ay 7,000 plus or 8,000, kung ganun po. Nung ako po yung nagbabasa po yun, ngayon lang nakalimutan ko na po. Pero alam niyo po, kapag habang nagbabasa tayo, makikita po natin diyan ang kaputihan ng Diyos, nandiyan po lahat. Kaya magbasa
magpasa po tayo, sumunod po tayo sa salita ninyo. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Purihin ka po sa iyong kabutihan, sa kapangyarihan mong walang hanggan, sa pag-ibig mong hindi nagbabago, O God. Maraming salamat sa mga salita mo na na-share ko, na way patuloy na maliwanagan ang aming mga isipan, ang aming mga spiritual na buhay, na kailangan namin sumunod sa iyong mga salita habang kami narito, sapagat ito yung paghahanda mo sa amin. Ito yung binigay mo sa amin para kami maging matuwid, sumunod sa iyo, Panginoon. Habang kami narito, nawa, O Diyos, ang mga salita mo, ito'y patuloy din maging ilaw, kaliwanagan sa aming mga buhay, sa araw-araw naming buhay. Sa panahon ngayon, Panginoon, tunay nga na ikaw lamang ang aming pag-asa, ikaw lamang ang aming kaliwanagan, sa'yo lamang kami hahawak o aasa, o ang aming buhay espiritual ay patuloy namin sa iyo, iuugpong, Panginoon, ng sagayon. Kami laging sariwa, Panginoon, kami laging namumunga, may katagumpayan, O God. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka po, O God, at sa pagkakataong ito, patuloy kong tinataas sa iyo ang aming bansa, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, pagpalain mo ang aming bansa mula Luzon, Visayas, and Mindanao sa nalalapit na election, national election, Panginoon. Lord, tinataas ko po sa iyo sa 2022, dalangin ko po na patuloy mong pagpalain, Lord, ang COMELEC na siyang naghahanda nito. Tulungan mo po sila na patuloy na maihanda ng maayos at wala pong anumang kapamamaraanan ang mga gagawa ng katiwalian o pagbandaraya na magaganap in the name of Jesus. Lord, pagpalain po sila, dagdagan mo ang lakas ng katawan ng mga taga-COMELEC. Higit sa lahat, bigyan mo po sila ng pusong tapat, Panginoon, na sa anumang pagtatangka ng mga kakandidato na nagagawa ng katiwalian, ito po'y ilantad mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, pagpalain mo rin ang lahat ng mga kandidato, Panginoon, bagamat kami may mga napupusuan, kanya-kanyang napupusuan, Lord, dalangin po namin na kalooban mo ang masunod, sapagkat ang isang gobyerno, Panginoon, ay galing sa iyo. Pagpalain mo ang aming gobyerno, Panginoon, at kami susunod sa anumang nais mo, Panginoon, kung sino man po ang nararapat na maging leader muli ng aming bansa sa susunod na 2022 election, Panginoon. Lord, pagpalain mo yung mga kandidato na may mabubuting puso, Panginoon, na handang maglingkod, na tapat maglingkod, Panginoon, na ang puso nila ay talagang paglilingkod, hindi saan pa mang sila ay maging popular, hindi saan pa mang maraming pera, kundi Lord, bigyan mo sila ng banal na pagkatakot sa iyo upang makapaglingkod sila ng tapat, Panginoon. At yung pong may mga kandidato na may mga hangarin lamang maging popular, Lord, sa pangalan ni Jesus, ay anuman ang nais nilang gawin, pandaraya, ilantad mo, Panginoon. Ilantad mo, Lord, maging yung mga gumagawa pa po ng katiwalaan sa gobyerno namin. Pagpalain mo ang lahat ng ahensya ng aming gobyerno, Lord. Inawa ang lahat po ng kaperahan ng aming gobyerno, ang lahat ng opisina ng aming gobyerno, Panginoon, ay yung pera po ay magamit sa tunay na dapat paggagamitan, O God. Ama, patuloy mo ilantad, Panginoon, ang mga gumagawa ng katiwala. Inisin mo ang aming gobyerno, O God, in Jesus name. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo maging ang lahat ng leader ng aming bansa, magmula po sa pinakamataas na posisyon ng presidente, Lord. Pagpalain mo ang aming presidente sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pananalita, Lord. Patuloy na ang lahat ng lalabas sa kanyang mga bibig, sa kanyang sasabihin, na huwag maging kapakinabangan po ng bawat mamamayan ng bansang ito, Panginoon, na ang lahat ng sasabihin niya, Panginoon, ay makapubuti po sa amin lahat, Panginoon, at sa bansang ito. Salamat po. Ito
patuloy mo rin siyang pagpalain, dagdagan mo po ang lakas ng kanyang katawan, dagdagan mo ang kanyang kapalinuhan, karunungan, Lord, para po sa kabutihan ng aming bansa. Lord, alam ko po na sa tamang panahon, babaguhin mo po ang pananalita ng aming presidente, Panginoon. Ikaw po ang magbabago sa kanyang Jesus. Hallelujah. Salamat po, pagpalain mo rin ang Vice Presidente po namin, Lenny Robredo, ang mga senador, ang mga gobernador, ang mga Vice Gobernador, ang mga senador, congressman, congresswoman, mayor, vice mayor, ang mga councilor, mga barangay captain, hanggang sa pinakamababang posisyon po sa barangay, Lord, pagpalain mo ang lahat ng leader ng aming gobyerno. Sa pangalan ni Jesus, salamat po, God, pagpalain mo rin patuloy gawain mo ng Church of the Living Faith, Lord, ang Malabon, Labotas, Valenzuela, Quezon City, Panginoon, maging ang aming devotion na ito, Lord, patuloy mo gamitin, O God, patuloy mo gamitin sa lahat, dahil marami pong nakakapakinig, maraming nabibless, Panginoon, at ang bawat isa ay nagagamit mo, Panginoon, sa paghahayag ng mga salita. Patuloy mo pa po ito pagpalain, O God, sa gabi-gabing pakikinig, sa gabi-gabing paghayag ng mga salita mo, Panginoon. Pagpalain mo, maging ang lahat ng leader ng Church of the Living Faith, sa pangunguna po ng aming senior pastor, Pastor Alvin Garag, Pastor Elmer, Pastor Ed Santos, Pastor Ates, Pastor Baby, Pastor Anching, Pastor Mix, Pastor Deo, Pastor Alan, Pastor Ferdy, Panginoon, Pastor Rolly, O God, ang mga elders, ang mga deacons, Panginoon, ang lahat po ng leader, O God, ng kabataan, core group leader, ng kababaihan, kalalakihan, Lord, pagpalain mo po, maging ang lahat po ng membro, Panginoon. Ma, patuloy mo kaming bigbisin ng pag-ibig at pagkakaisa para po sa iyong kaluwalhatian, sa lahat po ng kabutihan mo sa amin, Panginoon, na may patuloy kang mahayag sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon, particular po sa lahat ng mga gawain ng Church of the Living. Salamat po, dakilang Diyos, lahat pong ito ay iniiling ko po dinadalangin sa tangi at makapangyarihan ang pangalan ni Jesus na iyong anak. Ito po ang